day ng isolation ko. So, currently, I'm here. Isolation facilities sa lugar namin. Marapit lang siya dito sa bahay namin. Same barangay. First night ko ngayon. So, medyo nakakapanibago. Morning. So, today, day 2. So, pangalawang araw ko na dito. So, mag-8 a.m. na. Gising ako ng 6:07 kasi binigay na itong lahat ko. At saka, nag-check ng BP. So, nag-aantay na lang ako ng breakfast at para makainom na ng gamot. Pero plano ko lumabas para magpa-araw. So, ngayon, medyo okay-okay na naman yung pakaramdam ko. Ayun, still mayroon pa rin phlegm na banda dito. Dito na lang naman, pero wala na akong ubo. So, na lang, yun na lang na naman yung, ayun na lang naman yung problema ko, yung phlegm na nakabala dito. Aside doon, wala na ako ibang nararamdaman. Yung paghinga ko naman, medyo okay naman ako. Medyo naman okay naman yung paghinga ko. So, today, nagpapa-araw ako. Kahit medyo late na. So, dito lang ako sa tapat ng gamit ko. Kasi may araw naman dito. Paparaw na ako ng mga ilang minutes. Then, papasok na. Maglilinis sa maligigo. So, nag-init ako ng tubig. Kasi, magpapasuob ako. Nagpadala ako ng kaldero. Kasi magpapasuob ako ngayon. May init na naman ako ng tubig dito. And, yan. So, tapos na ako magpasuob. Pawis na papis ako. Nakikita nyo. Pasuob ako. Magpapakulo pa uli ako ng tubig. Huwag ako na may asin. Tsaka may init na tubig. Tapos iinom ako ng mainit na tubig. Nilagay ako. Pinta ko ng toto. Ganun ang toto. Ang dami na. Tsaka malunggay. Ito yung kain ngayon. Sinasagal ako ng electric fan. Parang din ako mag-aircon. Vitamins. Tapos na ako maglinis, tapos na ako mag-workout, tapos na ako magpa-araw, tapos na akong kumain, tapos na ako uminom ng gamot, tapos na ako maglinis, tapos na ako maglaba. And now, pahinga na lang. So, yung pakiramdam ko ngayon is feeling better. So, sabi nila sa akin, baka daw tomorrow, isa-swab na ako. But, hindi ko pa sure. Pero, syempre, nire-ready ko pa rin yung katawan ko in case na bukas lang ako sa swab. Para din naman, mag-negative na tayo sa result. So, ayun lang yung update ko for today. So, tomorrow, 1 week na ako. Monday. Tasty isang buo. Ayan. Nakita nyo? Inamag na siya. Inamag. Sayang. Papakain ko. Pagbulahan ko lang. Maglilinis ako. Saka tapos pa mag-workout. So maglilinis ako. Kasi 2 days na maglilinis.
talaga din ako natulog kagabi. And bumangon na ako kasi baka sumakot yung ulo ko. So, nandito lang ako sa labas ng room ko. Papahangin. And maya-maya, mag-breakfast na din ako. So, ayun lang. Friday na ngayon. 3 days na lang. Mag-1 week na lang naswap ako. So, sana mag-negative result at naka-ulo na rin ako. Yung room. Naglaba ako ng basahan. Kahapon pa, hindi pa natutuyo. So, nagpapa-araw lang ako dito. Para kahit pa paano. Naarawan tayo. So, ito yung lugar. Papakita ko sa inyo. Ito yung mga nurses, yung mga utility person. Today is July 28, 2 weeks. 2 weeks na today nang na-isolate ako. So, I'm just waiting for the result. Basta sana negative yun lang. And bukas daw, isi-swab test na yung stepfather ko at saka yung brother ko sa bahay. Then, pagka nagkaroon ng vacant dito, eh, baka i-isolate na rin sila. And I don't know kung hanggang kailan tayo dito. And sana mag-negative na para makauwi na din. Nakareceive ako ng tawag from LGU. So, negative na yung result ko. Makauwi na ako. Talaga naman. Sobrang saya. Makakatulog na rin ako na mahimbing. Kasi makakatulog, makakauwi na ako. Pero ngayon, inaantay ko pa. Kasi sabi ko, yung dalawa kong, yung kapatid ko at yung stepfather ko is positive. Ay, nasa bahay, naka-isolate. Kung pwede na silang ma-admit. So, sabi ko, kung pwede ngayong araw para makauwi na din ako. So, inaantay ko lang sila. Inaantay ko lang yung tawag na LGU. So, Lord, thank you so much talaga. Thank you po talaga. Makauwi na po ako. Mag-ais na ako ng gamit ko ngayon para makauwi na din po ako. So, update ko na lang po kayo. Maraming maraming salamat. Last day sa bahay ko ng almost 15 days. So, 15 days dito sa nagstayan ko. Ito yun. So, last day ko na today. Makauwi na ako. Yay! 15 days akong natulog dito. So, thank you Lord. So, nagkakagulo sila sa labas kasi nga ang dami ng mga pwedeng umuwi. Hey, tapos na ako mag-ayos ng gamit. Ready na ako umuwi. Makauwi na po ako. Thank you Lord. After 15 days dito. So, 8 days kasi bago lumabas yung result ko. So, makauwi na ako. I'm going home. So, nag-iintay lang ako ng sundo ko. At yung kapatid ko at stepfather ko. Sila naman ang papalit sa akin. So, nag-aantay lang ako dito sa labas. Para makauwi na ako. And, yeah. Yeah. Hi, I'm with my baby! Baby, talk shock! So, nakatulog na ako na maayos kasi nakauwi na ako ng bahay. And pagdating ko kanina, nag-ice na walang gamit. Naligo. Sinanitize si mga dala ko. Tapos nag-work lang ng sandali. And ngayon, makakatulog na ako na maayos. Hopefully. Yung stepfather ko, saka yung brother ko, in-isolate na sila doon. Mag-aantay na lang sila ng results since na-swab test na sila.
Pwede na kami lumabas bukas kasi tapos na yung quarantine namin. Tapos ko na yung 15 days, almost 15 days ako. So, bata ko, hindi mo nalalabas, at magpapa-book na ako ng ticket. Balik na ako ng device. Ayan po yung journey ko. From positive na naging negative. And sana, magtuloy-tuloy na kasi may isa pa akong swab test. Ako para pagbalik ko ng Dubai kasi requirements ko ngayon. Continuous ko pa rin yung mga ginagawa ko, vitamins. Kung ano yung mga ginagawa ko naman sa isolation area ko. Gagawin ko pa din yan. Para tuloy-tuloy pa rin yung pagaling natin. Kasi syempre, mahina pa yung immune system ko. Okay. Ayun po. Salamat po sa lahat ng mga nagdasal. At salamat po sa mga lahat ng mga nag-alala. Mga lalo-lalo na yung prayers. Sobra pong nakakatulong talaga. And maraming salamat po sa lahat ng family ko na walang sawa na nandiyan para sa akin. And sana po matapos na po talaga ito lahat. Ang pandemic na to at wala na pong na mag-positive pa. And update ko na lang po kayo ulit kung ano po yung mangyayari sa akin hanggang sa makabalik ako ng Dubai.